Hello mga kabarkada, welcome back sa ating channel. Ngayong video ay meron kaming good news sa inyo at meron din kaming bago dito sa aming ibunan. So syempre hindi natin makakalimutan ang mga question and answer. So sisimulan na natin tong video na to. Tara na, let's go! So ngayong video ay meron tayong sasagutin na dalawang question. So ang question number 1 natin galing kay Chrismar Negradas. So ang tanong niya dito ay possible ba mangitlog ang isang ibon na walang kapares or partner? Yung ibon ko po kasi ganun pero walang partner. So meron tong malaking pagtataka sa atin. Siyempre mag-isa lang siya pero bakit siya nang itlog na walang kapares? So isipin natin muna tulad ng same hen. Kunwari meron kang napares na same hen. Tapos ayun nga sa sobrang mature na nila hinangitlog sila ng pusa. Kasi di ba kunwari meron kayo nagkaroon kayo ng paresan na same hen. Then puro sila tutukan lang sila ng puwet. Tapos doon sila nagkakaroon ng pagde-develop ng itlog kahit hindi sila nakapag-mate. Okay, so dahil sa sobrang mature na nila, nakapag-itlog sila ng walang kapares or walang kak na pumatong sa kanila. So ayun ang pwedeng mangyari kahit mag-isa ang iyong ibon na hen. Kaya tulad nun, hen mo, nabuntis, pero walang kapartner. Ang nangyari dyan, panigurado para lamang sa akin, ay sa sobrang matured na ng ibon mo. So, pwedeng mangyari yun, pwedeng hindi natin alam. Pero ayun lang ang naiisip ko kung bakit ganon ang nangyari. So, hindi pa natin talaga alam ang dahilan. So, mas maganda kung ikaw mismo ang mag-o-observe dyan sa ibon mo. So, ayun ang ating first question. Then, ang pangalawang tanong galing kay Gualbert Jan Malayo. Ano gamot sa iCold? Thanks in advance. So, ano gamot sa iCold? So, hindi ko pa kasi alam kung ano ang itsura ng iCold na to. Kaya, ang masasabi ko lang dito ay syempre, painumin nyo sila ng Vetracin Gold. Ang Vetracin Gold kasi ay ayan yung madalas gamitin, lalo na kapag may mga sipon yung ibon natin, tapos hinahaluan ng mga dextrose powder, ng mga multivitamins, di ba? Para syempre gumaling yung ibon natin. So, syempre, para lang sa akin, mas okay kung bigyan mo siya ng Vetracin Gold sa 3 araw. So, magkakanaw ka ng Vetracin Gold, tapos itagal mo lang ng 4 to 6 hours. So, 4 to 6 hours ang itatagal mo sa Vetracin Gold na yon sa 3 araw. So, 3 araw kang magkakanaw nun. Hanggang sa, kunwari, pagkatapos ng 3 araw, ipahinga mo na siya sa vitamins. I-observe mo na siya kung yung iCold ba yung nakikita mo or sa tingin mo ay iCold ba talaga or something na baka hindi naman iCold. So, i-observe mo siya kung magiging okay na siya. So, ayun ang ating dalawang question dito sa ating video. So, ang bago dito sa ating ibunan ay itong single cage na AC type. Ayan, bumili ako ng bagong kulungan. Sobrang liit. Kitang-kita nyo naman sa video na hindi siya ganun ka-size pala. So, ayun. Ito ang size na to ay 15 by 24. Tapos yung double cage ay 17 by 30. So, kitang-kita nyo yung pagkakaiba nila. So, para sa akin, maganda pala talaga ang mga single cage na AC type na ganitong size. Dahil maliit sila, marami kang masisave na space para sa ibunan mo. Kung ganito ang gagawin mo, mas okay kung mag-focus ka na sa mga single cage na tulad ng ganitong 15 by 24. So, ito yung pangalawa nating single cage na AC type. So, ilalagay natin dyan yung mga high mutation natin tulad ng mga opaline, ng mga lutino, ng mga green opaline, new wing, mga ganun-ganun kapag pwede na silang ilipat. So, ngayong video na to, ayan ang ating gagamitin na. Bibili na tayo ng bibili ng mga ganyang cage. Tapos, ito ang ating pang-nesting. Ayan, napakadami. Nakuha ko yan sa trabaho bago ako umuwi.
So, ayun ang ating gagamiting nesting sa mga ilalagay nating ibon doon. So, ito naman ang ating mga alaga. So, ngayon, pareho, wala pa rin silang bago. Wala pa rin nagbabago sa kanila. Kaya ngayon, i-check natin yung mga itlog ng mga alaga natin. Kung meron bang lumabas na or wala pa. So, mukhang ito. Check natin itong blue opaline natin kung meron nadagdag. So, wala. So, yung itlog na... So, yung itlog na tong una na to, finoster natin agad kay Maha. Para syempre, malaman natin kung mag-fertile ba or hindi yung itlog na yon. Dahil nung nakita ko ay hindi siya mainit eh. Hindi siya mainit tulad ng kapag nadilimliman. So, kaya binigay ko kagad kay Maha, baka sakaling mabuhay pa niya. So, ito namang susunod natin na opaline. Ito ang ating back-to-back queuing opaline. Then, yung hen dito ay isang DF. So, lahat ng maging inakay nito ay matik, may ewing. So, ayan, ang ating back-to-back. Walang itlog. Dahil yung unang itlog din nila ay nakay Maha na. Hinabol ko kay Maha. Kasabayan kasi nito yung itlog ng back-to-back opa natin na una natin tinignan. So, kasabayan niya mismo. Mismong araw. Kaya, mas okay yon dahil alam natin na kung sino ang unang mga lalabas. So, ito na ang silipin na natin yung nest box nila Maha. At ayan na ang ating isa pang good news na meron nang napisa si Maha na isa. Ayan o. Tapos yung may linyang dalawa na yan, ayan yung galing sa ating opaline. Yung isa sa back-to-back opa, tapos yung isa ay sa back-to-back ewing opa. So, tignan nyo naman yung asawa ni Maha, nagkakalkal. Ayan din, dito may butas. So, siguro dyan nila ipipwesto yung mga inakay pag nagkaroon na sila ng edad. So, ayan. Isara na natin at ayan ang ating si Maha na malupit sa paglilimlim at sa pagbubuhay ng mga inakay at itlog. So, si Maha lang talaga ang ating pwedeng magipag-asa dito pagdating sa pag-foster. So, pinoster natin yung mga itlog ng ating mga back-to-back opa at opa ewing dahil wala na tayong iba pang option na ibigay kay Maha. So, etong ating back-to-back Lutino, ayan ang ating ilalagay. Una, doon sa single cage natin. So, sila ang bibigyan natin ng bagong pwesto. So, ito, double check lang bago natin silang ilipat. I-check natin kung may itlog ba sila o wala. O, sa nakita naman natin na walang bagong itlog. So, ayan ang ating Lutino, back-to-back yan. Ayan ang ating ilalagay doon sa bagong cage na single cage AC type na 15 by 24. Diyan natin sila ilalagay. Bago nila yan. Sana naman ay magustuhan nila yung bago nilang bahay. Yan. Tapos ito ang ating, tignan nyo naman to. Itong ibon natin na blue opaline, medyo nagdadalawang isip ako dito dahil may napanood ako kay Daddy Butingting yung pag-flash niya ng blue opaline niya na Misty. Hindi ko alam kung Misty din to kasi halos magkaparehas kami. Tignan nyo naman, nagiging metallic blue something na ganon yung pagkakasabi nga ni Daddy Butingting. Ayan, kung mapapansin nyo dyan, blue siya dito, di ba? Tapos nung inilawan ay nagiging metallic blue something tulad nga ng sabi ni Daddy Butingting. So, ayun lang naman dito sa ating video. Ayan ang ating mga ibon. So, walang nagbago. May nadagdag man. Tapos, may nadagdag ng bagong cage. So, ayan ang ating ibunan. Marami pa tayong madadagdag dyan. Lalo na itong mga cages na to. Bibili na tayo ng bibili ng mga single AC type 15 by 24. Lahat ay left side. Para syempre, maayos at malinis ng tignan. Dahil nga itong mga double cage natin, gagawin ko na yung pang-pairing cage na lang yan. Dahil hindi na natin talaga maayos-ayos yung ating pag-pair. So, ayan ang ating ibunan, no? Ayan sa labas. Tapos, itong cage stand natin, hindi na natin niya magagamit. Ibebenta ko yan kung may gusto man, kung may gusto mang bumili. Tapos ito na mga bago natin. Ayan. Mga pinag-prepare pa natin for sparing. Ayan, pinag-force sparing natin sila na sana naman ay
magkaroon sila ng puso sa isa't isa, diba? Sana magkagustuhan sila. At itong green na natin, sobrang luwag niyan, pero sobrang liit niya. Sobrang luwag ng pelvic niya, pero sobrang liit niya. Na tipong akala mo kakper, sobrang luwag ng pelvic. So, ayan sila. Ayan, ang ating opaline at possible pale follow. Ayan. Aha. Ayan ang ating mga alaga dito. So, ayun lang naman mga kabarkada. Ngayong video, mag-shoutout sa tayo. Shoutout tayo kay Matet314, kay Riniel Pelagio, kay Chris Warren Mengita, kay Rixel John Potestad, kay Estong Jedormio, kay Kimuel Maranata, kay Miles Soliman, kay Christopher Soyoso, kay Gino Baleras, kay John Lorino, kay Lance Russell Poras, kay Chris Warren Mengita ulit, kay DJ Avery, kay Velmark Ann, kay Michael Caranto, kay John Mark Porcel, kay Nathaniel, kay Ken Capasha. Shoutout din kay Russell Valdez, kay Mark Daniel David, kay James Abraham. Shoutout din kay Alvin Jude Anyano. Shoutout din kay Dois15. Shoutout kay Hanson Kembao, kay Jovi Suarez, kay Ernest Saldivar, kay Mark Harvey De La Cruz ulit. Shoutout kay Daryl Lazo, kay ACF Love TV, kay Don Romantico, kay Crazy J. Shoutout kay Crazy Gaming TV, shoutout kay Jevron Kapawan, kay Brent Stephen, and shoutout kay Prince Hieltatel. So kung gusto mo pa shoutout, syempre huwag niyong kalimutan mag-comment, like, and subscribe para syempre alam niyo na kayo ay ma-shoutout. Kahit din na. Ayun, so salamat sa mga sumusuporta ngayon guys. Maraming salamat po. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video. Thank you.